Gandang araw! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Today is April 13, 2024 and last day of Eid. At kung nakikita nyo, ngayon na naman tayo nag-metro. Nandito tayo ngayon sa Bin Mahmud Metro Station at pupunta nga tayo sa Maysuk Waqif. At parehong yellow lane, so no need for us na mag-interchange. At talaga naman na-miss ko din syempre ang pag-metro. Gawa nga din guys na may pupuntahan tayo pero si Jeremy ngayon ay may pasok. Eh di Wow, sana all talaga may overtime. Ewan ko ba talaga yata akong siniswerte dahil lahat ng Eid holiday ay may pasok si Jay. Kaya ngayong last day of Eid, aba hindi nagpapigil ang Fairson. At lalong hindi pwede na absent ako para sa firework display na magaganap ngayon sa Souk Waqif. So nandito na nga tayo sa may Souk Waqif Metro Station at buti na lang guys, hindi ngayon siksikan ng mga tao. Yun talaga ang ini-expect ko na maraming tao talaga ang gagala. At tingnan nyo naman o, diba, malinis. Hirap din kasi pag maraming tao guys. Naku, sari-saring mga amoy ang naaamoy mo dyan. Tapos makikipagsiksikan, unahan, ganern. Eh ayaw ko pa naman ng ganun. Heto na nga at palabas na tayo ng metro station. At dahil 8:30 pa yung fireworks display, heto nga at minabuti natin maglakad-lakad dito sa tinatawag nilang Filipino Souk. Grabe na talaga, as in bongga na ang pinagbago ng tambayan ng mga Pilipino dito. Dahil sa nakikita ko, hindi na naman maiwasan na magbaliktanaw ako. Alam nyo ba guys, sa katagalan ko na dito sa Qatar, grabe na talaga ang pinagbago ng lugar na ito. Dati-rate, punong-puno ang mga Pilipino dito, as in dito talaga yung tambayan nila. Naranasan ko rin ito several times kasi nakikipag-meet din ako sa mga kaibigan ko. Kung nagtaksi ka, sasabihin mo lang sa kanila na Kabayan Souk, alam na alam nila. Di yan yung pangalan ng lugar pero bininyagan na yata ng Kabayan Souk sa dami ba naman ng mga Pilipino na tumatambay dito. At dito ka rin talaga makakabili ng mga hanap mo na galing Pilipinas. Pansinin nyo rin guys, ultimo pangalan ng mga business nila, hango na rin sa atin. Kaya sulit din pag ikaw ay bumisita dito dahil sigurado mapapabili ka ng mga produkto galing Pinas na matagal mo nang hinahanap. Piling ko nga na parang nasa Divisoria lang tayo sa Pinas. Sa talagang Pinas na Pinas ang vibes dito. O check nyo yan guys, organized na at malinis na talaga dito. Marami din dito mga kababayan natin na nag-e-extra na parang taxi. Eto na ang sikat na puntahan ng mga Pilipino para bumilig ang Kabayan Supermarket. Tabi nito is Pinoy Supermarket. O diba, sabi ko nga guys, ang mga pangalan ng mga negosyo nila is Pinoy na Pinoy ang vibes. Yan naman ang kaharap ng mga bilihan, ang sikat na City Souk. Noong araw, pag lumalabas ako ng Friday, is natambay din ako dyan. Marami din talaga mga bilihan dyan sa loob pero hindi na tayo pumasok guys. Makamanghalan talaga kasi may mga pag-garden na rin sila sa labas tapos may mga upuan na rin. So dyan naman talaga na hindi ka mabuboard kung inaantay mo ang kadate mo. Wow, kadate talaga. Heto nga at naglagay na rin sila ng malaking puno dyan sa may gitna ng roundabout. Gandang-ganda diba? Sobrang napakalaki talaga ang pinagbago ang lugar na ito. Galing ako kanina sa lugar na yan. Kung mapapansin nyo guys, marami ng mga Pilipino dyan na natambay. At kung tumawid ka sa kabilang building, marami pa rin mga establishments dito. Hindi ka talagang pagpipilian. Bukod sa nakamura ka na, nakatipid ka pa. So tuloy-tuloy lang ang lakad natin. So iwan na natin ang Kabayan Souk na yan at pupunta na tayo doon sa may Souk Waqif. Etong dinaanan ko is ang popular na Fanar. Sobra naman talaga na napakaganda ang architectural design nito. 5:15 nung umalis tayo from Bin Mahmud, heto na at palubog na ang araw. Nasadya naman talaga na napakaganda ang kalangitan. Buti na lang kamo at maganda ang weather ngayon. Hindi siya mainit, hindi rin malamig. Sakto lang ba? Tamang-tama lang sa pagtambay natin dito hanggang 8:30. Sige lang at tuloy-tuloy lang ang ating lakad hanggang makarating tayo sa Souk Waqif. Doon kasi guys, gaganapin ang last and final na fireworks display. At naglagay din sila ng mga maraming barricades kaya hindi ka basta-basta tatawid dyan. Kaya dito lang tayo sa may pedestrian lane. So nung nakatawid na ako guys, heto nga ang aking nadatnan. Medyo konti pa lang ang mga tao pero yung mga upuan is loaded na. At sabi ko nga sa sarili ko, habang malayo pa ang 8:30 is ikot-ikot muna ako. Kahit malayo pa ang oras, hindi ka talaga mabuboard dito. So for the meantime, tara na dito sa my camel rides. Naawa naman talaga ako sa kamilyo na yan dahil makailang ikot niyan tapos susunod na naman yung isang customer, iikot-ikot lang siya. So syempre, huwag kalimutan yung malaking orasan dyan. So 2 hours and 48 pa bago mag-start ang show. Ito naman ang tinatawag nila na wishing well sa gitna ng Souk Waqif. Hindi naman yung balon pero ewan ko ba, nakikita ko yung mga ibang lahi, may nalalaman pang paglagay ng coins, basta by wish.
Next, eto naman ang mga kabayo. Ganon din sa camel. Paikot-ikot lang sila, guys. Ba, kawawa naman talaga sila, uy. May mga malalaking kabayo, may mga maliliit na kabayo. Hala. At nagkalat din, syempre, ang hindi mawawala na nagbebenta ng mga balloons. Marami din dyan sa looban, pati mga laruan, guys. Kung feel mo din kumain ng ice cream, marami yan din dito. Mga Turkish nagbebenta ng mga ice cream. Hindi mo alam kung matutuwa ka o mabivisit ka sa mga ginagawa nila. Dito naman tayo sa bilihan ng mga souvenirs. Marami yan dito. Lalo na sa looban. Naku, hindi mo alam kung anong bibilin mo sa dami ng pagpipilian. At ito naman si Falcon. Sabi ni Kuya sa akin, 10 real daw. Libre daw hawak. Tapos kuha ng picture. Sabi ko, no. Kukuha na lang ako picture while watching. Diba? Nandiyan yan nito sa may Sukwakif Alwakra. Kung nakasubaybay kayo sa aking mga videos, sure na napanood niyo yun, guys. Dito sa Sukwakif, hindi talaga maboboring ang mga children nyo. Dahil marami talagang pagpipilian na rides. May bisikleta, may train, at marami pang iba. Lalo naman pag ikaw ay nagutom. Naku, Diyos ko, hindi mo alam kung ano ang bibilin mo. Eto naman si grilled sweet corn. Naku, mahal. 15 real, isang piraso. At dahil natakam ako, for the go. Paano naman kasi, guys? Ang ganda-ganda, tapos ang bango-bango pa, uy. While waiting sa aking grilled sweet corn, heto katabi ni Kuya ang nagbebenta ng ice cream. Hindi talaga ako natutuwangan, guys. May experience na ako. Naku, ang tagal bago ko makuha ang aking ice cream. Tulad niyan, o, diba? Pagkatapos ko ng grilled sweet corn, heto nga, at bumili na naman ako ng crepe. Tinanong ni ate kung ano ang gusto kong flavor, pero sabi ko sa kanya, combination ng Nutella at ang cheese. At ang presyo niyan is 5 real. O, hindi pa nagumpisa ang show, naka 20 real na tayo, guys. At may kwento ako sa inyo, guys. Alam nyo ba yung nagbebenta ng crepe? Matagal na walang nabili sa kanya. Pero nung pumunta ako at bumili ng crepe, akalain mo, hindi pa nga tapos yung crepe po. Nagdagsaan na talaga ng mga tao para bumili. Kaya ang thirst, so, napa-smell na naman. Ito na naman tayo at alam ni Jay yan kasi nga tested na. Every time na papasok kami, lalo na sa mall, yung walang nabili, tapos pag pumasok ako at nabili, tapos may susunod talaga na customer para bumili sa kanilang shop. Beses ko na rin hinamon si Jay. Sabi ko nga sa kanya, tara na, pasukin natin yan, tapos tingnan mo, may papasok ulit after me. So saktong-sakto na ganyan ang nangyari, kaya natutuwa naman ako. Kasi ate na nagbibenta ng crepe, hindi na niya alam kung sino yung uunahin niya ba. Kaya nung umuwi ako ng bahay, sakto, at yan din ang kinuwento ko kay Jay. At unti-unti na talaga nagdadagsaan ang mga tao dito. At pagod na ang person, heto nga, at may nakita tayo na bakanting bench, o diba, super lucky. Pagod na sa kakalakat, syempre busog na rin yarn. While sitting down here, syempre mawawala ba naman ang further flex ng pagmumukha ng person, o diba? So pansinin nyo, guys, yung nasa likod ko, yun po yung sikat na Alfanar. Siguro mga past 6 niya, kaya eto na, napakanda na talaga ang Fanar, o may mga pailaw-ilaw effect na. At dahil malayo tayo ng konti, hindi ko na alam, guys, kung ilang oras pa ang natitira bago magsimula ang fireworks. Imagine, 5 plus nandito na ako, tapos magsisimula na ang show, 8:30. Hindi naman halatang excited yarn. At ganito naman talaga kalinis ang lugar na ito. O diba, hindi nila pinapabayaan yan, guys, na marumi ang lugar. Marami nag-iikot para magpulot ng basura. At kung may natapon na drinks, agad nilang nililinisan. Anyway, tamang tambay lang tayo sa gilid. Hintayin natin bago magsimula ang fireworks display. Heto, guys, at nagutom na naman ang person, kaya binilikan ko si ate na nagbebenta ng crepes. At pansinin nyo itong mabuti, guys, ha? Walang customer si ate, ako lang ang bumili sa kanya. Tignan nyo. So ang in-order ko is half cheese, half Nutella for 5 real. Yan. Nagutom na rin si ako, guys. So tikman natin. It's been a long time na hindi ako nakain ito. Thank you. Ating crepe, kain tayo, guys. Oh, ayan, pansinin niyo mabuti, guys. Kanina walang customer si ate. Pero nung bumili ako, tignan nyo. May mga lumapit na naman para bumili sa kanya. Nung umalis na ako sa kanya, heto, at lumingin ako at binidyohan ko sila na patalikod. Showing you, guys, na totoo yung sinasabi ko na marami na naman customer si ate. Pagkatapos kong kumain ng popcorn, hindi pa ako nakontento at bumili pa ako ng popcorn. Gutom na gutom talaga yan. Ilan na kaya ang nagastos ko dito? Uy, mahirap talaga pag mag-isa lang ako. Pwestong ito, hindi lang mga popcorn ang pwede
mong bilhin. Marami ding sweet corns, mga drinks, karat, at marami pang iba. O, hayaan na ang 10 real na popcorn mo. Kaya talugi ako dito, guys, ha. At nung naubos ko na ang aking popcorn, ito nga, at gumawa na naman ako ng kalituhan. Maawa ng piso-piso. Nakaupo kami dito, guys, sa nag-aantay. Tapos sa harap namin may ano, naglagay ako ng ano, popcorn box. Baka sakaling may ano, magbigay ng tiso. May maawa. Time check, it's 15 minutes to go bago magsimula ang big show. Buti na lang talaga, guys, at nag-change location tayo. Dito na tayo sa harap ng big club. Perfect na perfect ang location ko. Sa harap ko, ito ang nakikita ko. So walang makaka-block sa harapan ko pag kumuha ko ng video. At dahil friendly tayo, naksayan. At tinawag ko si ate na lumapit sa akin at umupo na rin. Nagsusolo din kasi siya. Eto na rin si ate, family sila. O diba, nagkaroon tuloy tayo ng instant friend. Oh my, palapit na tayo sa exciting part. So 5 minutes na lang, guys, ang natitira. Hayan na yung mga crowd. So nag-gather na rin sila sa likod namin. Buti na lang talaga sa harapan ako, guys. O, ang dami na, dikit-dikit na talaga. Eto na ang countdown, six, guys. 5 4, 3, 2, 1.
mga tao na nakatutok sa fireworks display. Para sa third day of Eid. Tapos na ang Eid. Eid Mubarak, everyone! Tapos na. Sana pa nag-enjoy po kayo sa ating fireworks display here at Subakir. Na talaga naman ay antagal-tagal at sobrang napakaganda. Till next video, guys! Bye!